Karaniwan, sinisimulan ko ang aking araw sa pagsasagawa ng master alinsunod sa direktiba ng aming commandant na si Coast Guard Admiral Abo. Ito ay para ma-account at makausap o mabigyan ng instructions ang mga personnel na nasa ilalim ng aking pamumuno bilang isang station commander. Ito rin ay isang paraan upang malaman kung may mga bagay-bagay ba na kailangan bigyan at ng agarang atensyon at solusyon. Pagkatapos ng master, akin namang sinusuri ang mga dokumento sa aking lamesa. Pagkatapos kong mabasa ang mga dokumento at magawa ng aksyon, sumasama ako sa patrolya sa Ilog, Pasig. Today, magkakandak tayo ng maritime patrol dito sa Pasig River. Tara, samahan niyo ako. Ahensya na nangangalaga dito sa ating Pasig River. Ang the whole stretch ng Ilog-Pasig ay umaabot sa 27 kilometers. So yung habang ito ay binabantayan ng Philippine Coast Guard. Kasama sa binabantayan natin at encompassing dito sa 27 kilometers na ito ay ang City ng Manila, San Juan, Mandaluyong, Tejeros, Pasig, Taguig, Marikina. Ikipag-coordinate tayo sa community para sila mismo ay kasama tayo pangalagaan ng Ilog-Pasig. Bukod sa pangangalaga sa Ilog-Pasig at mabigyan ng kaukulang seguridad ang ating Pangulo bilang isang miyembro ng Presidential Security Group, narito rin ang inyong PCG upang magresponde at makapag-rescue kagaya na lamang ng nangyari nitong makarang araw kung saan nailigtas ng ating tauhan na si Seaman Second Class Agustino, ang isang nalulunod nating kababayan. So ngayon tapos na tayo sa pagpapatrolya, balik na tayo sa opisina. Balik opisina ako para naman sa iba pang mga gawain gaya ng meetings, may mga pagkakataon rin na nakikibahagi at tumutulong kami sa mga civil relation activities. Kadalasan ganito ko sinisimulan at tinatapos ang aking araw bilang isang station commander. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Naway na ibahagi ko sa inyo ang ilan lamang sa mga tungkulin ng isang station commander ng Philippine Coast Guard. At lagi ninyong tatandaan, umulan man o umaraw, may Coast Guard kang maaasahan.